Nagsagawa rin ng pagdiriwang ang lungsod ng Maynila kung saan ipinanganak si Andres Bonifacio para sa kaarawan ng bayani. Live mula sa Tutuban. Nasa frontline ng balita ngayon si Justin Punsalang. Justin, kamusta naman ang pagdiriwang dyan? Gretchen, kabayanihan at pagtindig sa makabagong panahon. Ito yung tema sa 159 na kaarawan ni Andres Bonifacio. At para sa lokal na pamahalaan ng Maynila, lalo na sa kanyang mga kaanak, ay mahalaga na paratilihin nating buhay ang kabayanihan ni Bonifacio. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak. May mga bulaklak galing sa Office of the President, sa pamahalaang lungsod ng Manila at sa National Historical Commission of the Philippines. May inalay ding bulaklak ang mga kaanak ni Bonifacio, pati na rin ang Knights of Rizal. Sinundan ito ng pagtatanghal ng mga miyembro ng Sandiwang Kayamangi Folk Dance Troupe ng maikling dula tungkol sa buhay ni Bonifacio. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Manila Mayor Honey Lacuna na sana raw ay maging inspirasyon hindi lang ng bawat Manileño kundi ng buong bansa si Bonifacio. Anya, bukod sa pagiging bayani, ay ipinamalas din ni Bonifacio ang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Ayon pa kay Lacuna, bagaman modernong panahon na, marami pa rin ang nakararanas ng mga paghihirap na naranasan noon ni Bonifacio tulad na lamang ng pagmamalabis. Kaya hinikayat niya ang lahat na magkaroon ng malasakit sa kapwa, manindigan sa tama, maging daan para sa pag-unlad at higit sa lahat, panaigin ang pagiging Pilipino. Narito ang pahayag ng isa sa mga kaanak ni Bonifacio. Kaya nating tahalaga ng aking lolo dahil siya po ay nagtanggol sa ating bansa. Naglilingkod pa rin ako sa mga bayan natin kahit na wala na aking lolo. Yung ginagawa ng aking lolo, gaya ko rin gawin. Kagaya ng mga may naaapi dyan na merong may gumagambalang tao na gustong mangapi, pinagtatanggol ko rin. Isinasalaysay ko sa mga apo ko na mga bata pa na itaguyod nila ang kanilang lolo. Gretchen, bukod dyan ay nakausap pa natin yung isang ang apo ni Bonifacio mula sa kanyang kapatid na si Espiridiona at sinabi niya na mahalagang alalahanin natin yung buhay ni Bonifacio dahil isa siya sa mga naging susi para makalaya ang Pilipinas sa mga mananakop. Gretchen? Sana nga ay aralin at isabuhay natin ang buhay ni Andres Bonifacio. Maraming salamat mula sa Maynila, Justin Punsalang.